Welcome back to my channel, JSD All Around. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share, higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Ngayon guys, ang pag-usapan natin ay ang tungkol sa mga isda, sa mga fish lover. Guys, ang pag-usapan natin ay ang tungkol sa aquapan ng molly at saka guppy. Ngayon sa mga bago dyan, bago magse-set up o bago napapahilig na magiging breeder ng molly at saka guppy, subaybayan natin ito, panuorin natin mabuti para may makukuha tayong idea. Ngayon, ito yung aking set up. Guys, yan, pagka nangitlog o nanganak na ang isda ay binubuli ng malalaki, lalo na kung gutom. Kaya ang mga maliliit nating isda tatakbo dyan sa maliit na cage na kung saan papasok na dyan ay hindi na mahahabol ng malalaking isda. So guys, importante din sa isda natin ay merong oxygen para masaya sila. Bagamat ang ating molly at saka guppy ay hindi naman namamatay kung wala siyang oxygen. Pero mas mainam na yung may oxygen. Paminsan-minsan bubuksan yung oxygen dahil sa kung walang oxygen, malungkot sila, matamlay. Meron din tayong DIY water purifier para hindi na natin kailangan palitan ng tubig. So, napakadali lang ang purifier natin. Kapag lilinis nito, itanggalin lang natin yung neck, puhugasan natin, at pagkatapos niyan, malinis na siya. So, malinis na yung lalabas dito. So, kung mapapansin natin guys, ayan, may mga halaman siyang nakapaligid sa ating aqua pan. Para yan, sa lilim ng ating fish pan. Mahalagang malinim ang ating fish pan. At guys, kung mapapansin natin, meron tayong air controller. Napakahalaga ng air controller. Kagaya ng gagawin natin. Halimbawa, gusto nating palakasin dito, ay isasara natin ito. Ayan. Isasara natin yan. O, namamatay na. Ayan. Namamatay na siya. Kung bubuksan natin, mabubuhay siya. At dito, mababalansin natin yung oxygen. Halaga nito. Napakahalaga nitong air controller. So, ito yung nagbabalansi ng hangin. So, kagaya nito. Oh. Pag bubuksan natin, isasara natin to, ay hihina doon. So, kailangan balansi ang pagbukas. Ayan, ibabalik. Guys, ito yung kabuang setup ng ating aquafish. Ayan, nakapaikot yung mga halaman. Ayan, bilang lilim ng tubig, bilang lilim ng isda, sapagkat kailangan din ng isda na maliliman. So, yan lang guys. Salamat sa panonood ninyo ng aking video. At huwag kalimutang i-like, i-share, higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Bye-bye!